Oh, ito pa yung ibang sikreto tips ko sa inyo sa dieta ko, ha? Kasi ako po yung nawala ng 15 pounds. 15 pounds yung nawala sa akin in 1 month. May kasamang pandadaya yun. Kasi hindi ko talaga matiis kapag may katapat na akong kare-kare at saka kanin at bagoong. So medyo dinadaya ko. Pero sa loob ng isang buwan, 15 pounds ang nawala sa akin. May kasama ng daya yun. Yung paminsan-minsan kakagat ng tsokolate, ganon, bawal. So siguro kung walang pandaraya po yun, siguro 2 linggo lang na 15 pounds na yan. So ang iba pang mga kailangang iwasan ay ito. O, anasa ng ballpen at papel para hindi na kayo kailangang magbayad. Doon sa pinuntahan ko na nagbayad pa ako para lamang maturuan na maglagay ng zipper sa bibig, nagbayad pa ako ng malaki. Di ba? Huwag na kayo magbayad. Ito lang ang sikreto dyan. Huwag kumain ng kanin. Huwag kumain ng tinapay at pasta. Kasi carbohydrates po yan. Yan po yung nagiging taba. Ano? Yan po yung nagiging asukal sa katawan na hindi po lumalabas. Yan po ang nagiging taba. Okay. Kanin, pasta, yung mga spaghetti, di ba? Noodles, at saka yung sky flakes, yung mga gano'n, yung mga biskuit, carbo rin yan eh. Carbo rin yan. O, tsaka yung tinapay. Isa pa, asukal. Huwag kayong mag-aasukal. Ibig sabihin, walang candy, walang soft drinks, kung hindi kailangan, zero o kaya light. Basta, iiwasan po talaga asukal. Kasama po ang prutas, ha? Akala nyo ang prutas pang dieta? Hindi. Maraming lamang asukal ang prutas. Pwera na lang kung yan ay siguro bayabas, wala masyadong asukal. Pwede yata ang apple. Ang pakwan nga, kung masyadong matamis, puro asukal din yan. Kasi pwede ka namang bumalik, kaya lang sa loob ng 2 linggo, iiwasan mo talaga. Okay. Asin. Bawal ang asin. Siguro sa isang araw, 1/3 ng kutsarita lang ang pwede sa'yo. So lahat ng mga pagkain na may asin, eh bawal din ang asin. Okay. So yun lang naman eh. Wala na tayong kinain, ano? Hindi, bakit? Ako, kumakain pa rin ako. Alam mo, yung tapa, kasi pwedeng meat. Yung tapa, ipiprito mo doon sa kaunting-kaunting mantika, kasi may mantika ng sarili yan eh. Walang timpla, masarap pa rin ah. Oo. Pero sabi ko nga, pwede ka namang kaunting-kaunting asin, pwede. Oh, tapos, kailangan pipigil. Kung ano, kung gaano kalaki ang iyong kamao, ganon lang kalaki ang pagkain mo. May kasamang gulay at may kasamang karne. Ayun. Malaki ang kamay, pwede. Malaki ka ng tamang tao eh. Ganon lang yon. Tingnan mo yung kamay mo. Ganon lang kalaking dami ng tumpok ng gulay at saka ng karne. Karning isda, wag baboy, karning baka. Ayan. Walang taba. Tanggalin ang taba. Ayun. Sinusulat talaga ni Nanette. O sige, o ito pa. Naku, naubos na oras natin sa dieta. Kasi maraming nagtatanong. Kailangan iinom ka ng 2 litrong tubig araw-araw. O, bumili na kayo ng litro. Alam niyo yung isang botelyang plastic ng bottled water? That is 1/2 liter. So, 4 na ganun sa maghapon kung pwede 6. Yes. Kasi yan ang magtatanggal ng lahat ng mga magamo sa katawan. Yung mga asin-asin na nakadeposito dyan sa katawan mo na naiwan na dyan, di ba? 2 to 3 liters ng tubig araw-araw, mula umaga hanggang gabi. Ayun. Kaya kailangan may baon ka talaga eh, para hindi mo nakakalimutan. Kasi kahit hindi ka uhaw, kailangan uminom ka. Last. Ay hindi, second to the last. Hindi ka pwedeng kumain 5 hours sa pagitan ng iyong almusal. Pag ikaw nag-almusal, kailangan bumilang ka ng 5 oras bago ka magtatanghalian. At 5 oras ulit bago ka maghahapunan. Ayun. Eh tinatanong nyo ako, bakit kayo sumisimangot? Eh ganun ang turo sa akin eh. Eh bakit kayo sisimangot? Nagtatanong kayo, di ba? Ngayon, kapag medyo sumakit ang ulo mo, kasi hindi ka pwedeng kumain in between. Isang biskuit pwede. Tubig pwede. Isang biskuit pwede. Okay. And wala nang kakainin after 9 p.m. Okay? Ayo, hindi ba?
After 9 PM, wala ka na dapat kakainin. Ngayon, pag sinundan ho ninyo yan, ewan ko lang ha. Una, kung kayo ay may sakit sa puso, etc., magkonsulta kayo sa doktor bago nyo gawin yan. Kasi ako, yan ang ginawa ko. Meron akong doktor na tinanong yan. Di ba? Kasi baka naman bigla kayong mag-alta presyon, di ba? Dahil hindi kayo kumakain ng tama, etc. Yan po ay kinukonsulta. Sabi nyo, Doc, ito, bala ko itong gawin. Okay lang kaya ito? So, kailangan may konsultasyon pa rin ng doktor. Pero kung susumahin ng lahat, simple, iwasan ang carbohydrates, asin, at sugar. Wala naman akong kilalang iiwas sa mga yan pagkatapos magkakaproblema. Hindi ba pwede lang kung may diabetes ka, sobra, o sakit sa puso, o alta presyon. Di ba? Uminom ng maraming tubig. Huwag kumain in between meals. At huwag kakain after 9. Yun lang ang sundan mo. Magkita-kita tayo at magdala tayo ng tape measure. Ha? Magsukatan tayo ng bewang, paliitan tayo ng bewang, 'di ba? Para happy ang lahat. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Kailangan po, hindi, alam mo, exercise. Habang nagjejeta, bawal ang exercise. Kasi nagjejeta ka na, exercise pa. Medyo mahirap 'yon. Baka ikaw ay mahilo at mahimatay ka doon sa treadmill. 'Di ba? So, habang nagjejeta ng matindi, consistent 2 weeks, pag nawala na sa iyo yung timbang, medyo gwardyado ng pagkain mo, pwede na mag-exercise ulit.